Katayan isang ginang na negosyante sa loob mo ng kanyang shop sa Roosevelt Avenue, Quezon City. Ang mga suspect ang dalawa niyang boy sa tindahan, nagpapatrol Donald Castro. Lagi hinagpis at labis ang galit ng magkakapatid na ito sa karumal-dumal na pamamasda sa kanilang ina sa loob pa mismo ng kanilang tindahan sa may Roosevelt Avenue, Quezon City. Alas 4 kanina madaling araw na matagpuan ng mga tanod sa kaanak ang 54 anyos na si Walsy Candelaria Aguilar habang dugo ang nakahantusay sa loob ng bodega ng kanilang mga pintura. Tatad ng saksak ang biktima na ayon sa pamilya ay mag-isa lang na naiwan doon kasama ang dalawa nilang boy. Pag nanakaw ang nakikitang motibo ng mga pulis, lalo't nawawala ang laptop, mga cellphone at ang itim na bag na nag-alaman ng kanilang kinita sa maghapon. Ayon sa mga testigo, lasing kagabi ang dalawang boy na kinilala sa mga pangalan Dino at Alex na mahigit isang buwan na pala na nagtatrabaho sa nasabing shop. Naiwan pa ang kutsilyo na ginamit sa krimen. Malaki rin daw ang posibilidad na nandaban ang biktima. Ito po mismo yung loob ng tindahan nitong pamilya. At matapos na po yung krimen, hinala ng mga pulis na ito nga po mismo yung damit na may bakas pa ng mga dugo. At para tundaan na ito ng hubad ng damit ng mga suspect bago tuloy ang tumakas. Napagalito niya sa mga boy. Napagalito niya. Tumahal na po sa harap namin, nakapak lang yun. Sumakay na po sila ng jeep. Sa ngayon, abala ang pamilya sa paggawa ng cartographic sketch ng mga salarin. Wala sila nakuhang bio-data mula sa kanila. Lalo't inirefer lang pala sa kanila ang mga ito ng kanilang dating boy. Tuloy naman ang pagtugis sa mga suspect na napagalamang galing ng Samar. Donald Castro, Patrol ng Pilipino.